kanyang nakakatawa o nakakabilib po ba ang kanyang panukala? Ayokong personalin si Senator Robin Padilla. Ibinoto ko po ito dahil bahagi ito ng Uniteam. At naniniwala ako na ang nilalayon niya lang naman ay makabubuti para sa ating bansa. Pero dito parang lumalabas na nilalayon niya makabuti para sa dating Pangulo. Walang tinutukoy akong iba kung hindi si President, former President Rodrigo Duterte. O ayon po dito sa balita an hour ago, Senator Robin Padilla iminumungkahi na gawing presidential adviser ang mga dating Pangulo ng bansa. Doon pa lang, may problema na eh. Ano? Gawing unang-una ang nagmumukhahi ng panukala ay isang senador. Ang senador po ay co-equal branch ng ating gobyerno. Nasa Congress po sila eh. Tapos ang presidente nasa executive branch ng ating government. Kapag ka in-impose mo na automatico, kasi dito sa balita sinasabi, iminumungkahi ni Senator Robin Padilla na automatikong gawing presidential advisers ang mga dating presidente ng Pilipinas. Sa suhestyon ni Padilla, bahala na ang kasalukuyang pangulo ng bansa kung saang aspeto maaaring makatulong ang mga ex-presidents. Yung isang balita saka sa ikalawang paragraph, hindi pa pwedeng mag-concide eh. Kasi bakit mga tol? Pag sinabi mong automatikong gawing presidential advisor, meaning hindi pa pwedeng hindi magkaroon ng posisyon ang dating pangulo sa kasalukuyang gobyerno. Ngayon tapos sasabihin niya na handa na bahala na ang kasalukuyang pangulo kung saan ito ilalagay, kung saan ito makakatulong. Ano? Unang-unang considerations kasi diyan, independence ang yung kanilang independence sa isa't isa. Hindi pwedeng ang legislatibo lumikha ng batas na magdidikta sa ating ehekutibo. Kapag ka batas po kasi yan, ginawa po yan ng Kongreso at parang didiktahan ang ehekutibo, eh doon pa lamang tingin ko, hindi ako expert sa batas, pero parang unconstitutional kaagad dahil co-equal branch nga po sila eh. I-impose mo doon sa executive branch of the government na dapat itong dating Pangulo ay maging presidential advisor at bahala ka na kung saan mo ilalagay. Pangalawang punto kasi dyan, Senator Robin Padilla, alam naman natin na political ang posisyon ng isang Pangulo. Halimbawa, nagkaroon po ng eleksyon. Kapag ka ang nanalong Pangulo, katulad sa ngayon, hindi naman sumuporta ang dating Pangulo, sa tingin mo magkakaroon po ng tiwala ang kasalukuyang Pangulo sa dating Pangulo? More so, kapag ka ang nanalong Pangulo ay kalaban ang dating Pangulo. Ano? Sa tingin nyo, magkakaroon sila ng pagkakaisa? Parang ang hirap eh. Madaling sabihin na magkaroon ng pagkakaisa yung dalawa, pero mahirap dahil unang-una, hindi mo naman tinulungan sa pagkapangulo. In fact, ang dami pang mga issues ng binitawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paano magtitiwala ang Pangulong Bongbong Marcos sa dating Pangulo? At ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, assuming na buhay pa si dating Pangulong Aquino at kasalukuyan siyang Pangulo, assumptions po ito, ay magkalaban po sila sa politika. Paano po iyon magtitiwala ang kasalukuyang Pangulo doon sa dating Pangulo? Parang napakahirap ano, na isipin na maaaring magmaterialize itong iniisip nitong si Senator Robin Padilla. Kaya nga po ang title po natin, nakakatawa o nakakabilib ba itong o magaling ba itong panukala ni Senator Padilla. Sa akin, it seems na nakakatawa po ito. Ano? Ayokong pagtawanan dahil sino ba naman ako bilang isang vlogger sa kumpara sa isang senador. Ngunit, babalik lang tayo doon sa issue. Hindi dapat pakialaman ng Kongreso kung ano yung mga prerogatibo ng ating Pangulo. Prerogatibo niyang mag-appoint ng kanyang mga pagkakatiwalaang tao. Kumbaga, hindi mo dapat i-impose sa kasalukuyang Pangulo na ang dating Pangulo ay dapat otomatiko na maging presidential adviser kung ito naman ay hindi ginugusto ng kasalukuyang Pangulo. Ano? Marahil baka nagtataka sila
si former President Gloria Macapagal Arroyo ay palaging kasama ng ating Pangulo. Ayun ay dahil sa choice po iyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At hindi pinili ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos na si former President Rodrigo Duterte so para sa ngayon ay maging bahagi po ng kanyang gobyerno, ng kanyang gabinete. O, alam naman natin din sa nakaraan na nagpahayag ng intensyon ang ating kasalukuyang Pangulo nung siya po ay tumakbo pa lamang sa pagka-vice-presidente noon, naghangad po siya ng intensyon na maging bahagi po ng Duterte administrations. Publicly, in-announce po yun ni PBBM na kung siya po ay tatanungin, gusto niya maging kalihim ng Department of Labor and Employment. Sa isang interview, sinabi po iyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero wala pong pag-alok na ginawa ang Duterte administrations para maging bahagi ng gobyerno nito ang kasalukuyang pong Pangulo. Eh ngayon, porkit tapos na ang termino nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, biglang magkakaroon po ng ganitong panukala na otomatikong gawing presidential adviser ang mga nakaraang Pangulo. Okay? Pangatlong punto, maku-question po kasi ang inyong posisyon bilang senador. Dahil alam naman natin, kung babalikan po natin ang inyong pong binanggit, although pinagtanggol ko po kayo doon, dahil yun naman ay paniniwala ninyo, sumama po ang loob sa inyo ng mga loyaliste, Senator Robin Padilla. Dahil gasino lang nabanggitin nyo po na magpasalamat kayo doon sa particular na sulat nyo na yon, sa post po ninyo sa Facebook ninyo, ang pangalang Bongbong Marcos. Although pinasalamatan nyo na sa maraming mga pagkakataon ng ating Pangulong Bongbong Marcos na naging bahagi din sa pagkakapanalo ninyo, pero nakalimutan ninyo o hindi nyo talaga sinulat dahil nung ipinagtanggol nyo ang inyong sarili at pinanindigan nyo na tatlo lamang ang nakatulong po sa inyo para sa pagkakapanalo nyo on that particular instance. Ang tinutukoy ko, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Vice President Sara Duterte, at saka si Senator Bongo, na single out si Pangulong Bongbong Marcos. Yun po yung ikinasama ng kalooban sa inyo ng mga loyalista. Ngayon, ibabalik po sa inyo yon. Katulad po ito, naalala ko. Marami ngayong mga loyalista ang magsasabi, o kaya mo lang sinasabi yan, Senator Revilla, kasi gusto mong magkaroon ng papel sa gobyernong Marcos ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na kinikilala mo bilang pinaka nakatulong sa iyo sa panahon ng halalan noong Mayo 9, 2022. In short, parang nawawala yung integrity mo as an independent senator dahil nai-impluwensyahan ka ng personal biases mo towards the former president Rodrigo Duterte. Hindi kita inaatake ng personal, Senator Robin Padilla, mataas pa rin ang pagrespeto ko sa iyo kahit ang ilan sa mga o marami sa mga Marcos supporter at loyalista ay ayaw na po sa inyo. Yet, ako naman po kasi ay open-minded. Ano? Hindi po ako basta-basta titira sa inyo. Pero dito sa panukala nyo na ito, hindi po ako nag-agree. I will not agree dito dahil prerogatibo ng Pangulo ang piliin kung sino po yung mga taong pagkakatiwalaan niya. At hindi dapat ito ididikta ng isang batas na lilikhain ng Kongreso, na tulad po ng isang senador. Tuloy pa po natin. Sabi niya, binigay na halimbawa ng mambabata si dating Pangulong Rodrigo Duterte na maaaring maging adviser tungkol sa law enforcement o sa foreign relations ng Pilipinas. Yan na nga po yung sinasabi kong personal biases po na sa inyo eh. Siyempre, kilala kayo bilang staunch supporter ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at alam nyo naman kung pa at alam ng publiko kung paano nyo siya pinagmalaki sa harapan ng publiko kung na naging dahilan para po kayo manalo sa Senado. O, hindi po yan makakabuti unang-una sa inyong political career. Kasi marami pong magtatampo sa ginagawa nyo na po yan, lalong-lalo na ang mga sumusuporta sa ating mahal na Pangulo. Sa ikapat na paragraph dito po sa balita, ang pahayag na ito ng senador ay kasabay ng pagsuporta niya sa panukalang batas na layong bigyan ng dagdag na benepisyo at pribilehiyo ang mga dating Pangulo ng Pilipinas. Yun, yung panukala
ni ng Senator Bongo, at least yun, hindi direkta. Ano, kasi ang nilalayo ng panukala na yon, bigyan ng maayos na security. Meron naman security, baka hindi maayos, pero I do not know. Ano? Kasi ang pagkakaalam ko, ang PSG, Presidential Security Group, isa po sa mga katungkulan nila na ang mga nakatapos ng termino na Pangulo ay patuloy po nilang protektahan hanggat ito po ay nabubuhay. Kaya naman, sa pagkakataong yun, baka i-enhance lang ng Senado yung pribilehyo na yon. Pero pagdating sa iba pang mga benepisyo, sana naman, yung halimbawa, bibigyan pa ng mga allowances. Ewan ko kung may ganoon sa bill na ipinapanukala ni Senator Bongo. Eh, huwag na tayo magplastikan. Lahat ng Pangulo, mula po sa nakaraang mga panahon, sobra-sobra talaga ang pribilehyo na natatamo. Katulad din ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Anyway, yung pribilehyo na yan naman nila bilang Pangulo, eh karapat dapat naman dahil sila po ang ama ng taong bayan. Sila po ang ama ng bansa. Kaya naman, dapat po talaga silang pag-ingatan at kung ano man yung mga pribilehyo na meron sila na hindi naman po labag sa batas ay dapat po natin ibigay para sa kanila. Okay, tuloy pa po natin. Sinasabi dito, ang naturang panukala, Senate Bill 1784, ay inihain ni Senator Bongo, Senator Ronald De La Rosa, Senator Mark Villar, at Senator Francis Tolentino. Lahat po ito, mga maka Duterte. Pero okay lang yan, ano? Wag lang yung panukala mo, Senator Villa, na gawing otomatiko. Kasi pagdidikta yun eh, sa prerogatibo ng Pangulo. Inuulit po namin, kapag ka automatic na ang isang katatapos na Pangulo ay magiging advisor ng bagong Pangulo, hindi po yun nakakaaya, hindi po yun nakakatuwa. Halimbawa, si Pangulong Bongbong Marcos, matapos na sa kanyang panunungkulan, tapos may maupong bagong presidente, eh kahit ako di ko na naisin na automatic siya maging presidential advisor doon. Dahil magkakaiba nga po kasi ng kinds of leadership ang mga presidente. Maaaring yung approach ng dating Pangulo ay hindi na po applicable para po sa approach ng bagong Pangulo. And finally, sabi po dito, ayon kay Padilla, kahit wala na sa pwesto ay nagpapatuloy pa rin ang kanilang sakripisyo para sa bansa. Eh pwede naman po silang maglingkod sa bayan nang hindi na po nanunungkulan sa bansa. Sabi nga po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, di ba? Handa niyang ibigay ang kanyang buhay para sa bansa kahit hindi na po siya nanunungkulan. Hindi naman kinakailangan nasa gobyerno tayo para po tayo makapaglingkod sa bayan. Ang dami pong mga individual na pinili pong maging pribadong individual pero nakakapaglingkod po sa bayan. At sa huli, dito sa balita, anya, marami pa rin silang maitutulong sa bansa kahit patapos na ang kanilang termino. Nandun na tayo. Pero inuulit ko, at paulit-ulit ako, Senator Robin Padilla, ang pagbuo ng batas na yan kung sakaling mangyari ay parang pagdidikta sa ehekutibo sa ating presidente. Dapat walang ganyang batas na mangyari dahil inuutusan mo mismo ang Pangulo na automatically piliin kahit kalaban ito sa politika dahil mayroong batas na nagsasabi na automatic ang appointment bilang advisor ng dating Pangulo. Ano, hindi po 'yon parang pit kung ano po yung kasalukuyang katotohanan na ang pamumuno ay nakabase sa kagustuhan na hindi naman illegal ng ating pangulo. Kaya nga lahat ng mga presidential security lahat ng mga presidential adviser ngayon, pangulo ang pumipili. Hindi naman sinabi ng batas na ito piliin mo dating senador, ito piliin mo dating presidente. Automatic advisor na. Ikaw na lamang ang bahala kung saan mo gustong ilagay yan. O, nakakatawa o nakakabilib ang panukala na ito ni Senator Robin Padilla? Kayo ang sumagot, mga tol. Magbabalik muna ako sa inyong mga komento.